Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly ganap or weekly reading para sa araw ng February 27 to March 5, 2023. This is a general reading, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon, link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Okay. So, let's see, Gemini. Unahin natin ang inyong money, career, finances. Two of Wands. The High Priestess. Meron kayong matinding decision-making, no? Kung saan, alin ang tatahakin ninyo na landas. Maari kasing marami kayo ngayon na marami kayong obligasyon sa buhay. So, ngayon, nag-iisip kayo ng iba pang opportunity, no? O iba pang trabaho, iba pang pagkakakitaan pwera sa pinagkakakitaan nyo ngayon. Possible na yung iba sa inyo ay may dumating na opportunity, kaya lang hindi kayo sure kung worth it ba na ilaglag yung isang trabaho, no? Para sa bago na pipiliin nyo. So, you are deciding. You have the Knight of Pentacles. Strength, Leo energy. May Pisces din tayo. Ano to? Parang sinasuggest sa inyo rito na kailangan nyo munang pag-isipang maigi yung decision nyo. Okay? Kasi baka, yung parang ano, baka ano lang, baka, anong tawag dyan? Yung hindi ka, yung parang nagbabaka sakali ka lang, o kaya bugso lang ng damdamin mo. Kailangan pag-isipan mo tong maigi. Kasi baka dumating dun sa point na, ano rin, sayang lang, no? Kasi halimbawa, kung ito namang bagong opportunity na to, is halos pareho lang naman ng kung magkano yung makukuha mo dun sa kumbaga parang pareho lang din yung income mo dyan. So parang bakit ka palilipat, ba? Diba? Pero kung feeling mo naman stressful yung situation, bakit hindi? Diba? Bakit hindi, ba't hindi mo subukang lumipat? But I think kasi parang sinasabi rito na ano, bigyan mo muna ng chance itong trabaho mo ngayon, itong career mo ngayon, na baka maging okay siya habang tumatagal. You also have charm. O, meron ka raw ano, malakas ang iyong dating. Ayan. Siguro ano to, pwedeng gawin mo yung iyong talents, yung galing mo, yung charm mo in showcasing yourself sa social media kung very open ka sa social media. O, ayan, bothered ka. Kasi, di ba, yung iba, may mga pinagkakataan sila sa social media using their charm. Di ba, yung iba, naglalagay lang sila ng makeup, o kaya nagpapakute lang, may kinikita na, ganon. So, maraming ways to earn money. Okay? Na pwede nyong i-explore. Uy, may blessings, oh. Blessings are coming sa inyo. Iwasan nyo lang yung mag-overthink sa sitwasyon. Kasi nakaka-apekto yun sa mental health ninyo. Pag sinabi kasi na ano, eh hindi mo kasi nararamdaman. Oo nga, andun na tayo. Magkakaiba tayo ng mga challenges sa buhay. Pero kung dun kasi tayo magpo-focus sa challenge, hindi sa solution, mas lalo tayong mas-stress, no? So, yung iba sa inyo, you're going to pay attention to the solution. Saka may blessing na darating. So, sa love naman, Ace of Cups, new relationship. Merong bagong relasyong namumuo. Pwede rin tong peace offering na merong magbibigay ng ano, parang ano, magsusorry. Queen of Wands. Pwedeng isang fire sign to. So, let's see, ano pa. Nine of Cups.
I think this person, if you are dealing with someone, ano siya, matagal na siya may gusto sa'yo. Okay? Siguro na umahanap lang siya ng pagkakataon, tamang tiyempo to tell you, no? How this person feels. Oh, two of cups, oh. Parang the feeling is mutual. Baka naman nararamdaman mo na rin na tong person na to may interest sa'yo. Gusto mo lang i-confirm. Gusto mo lang i-confirm. The Empress, oo. Super interesado tong tao na to sa'yo. Nakikita ka niya kasi as someone is very responsible and charming. Ayan, magsisimula na itong makipag-usap sa'yo. Pwedeng nakakausap mo na ito ngayon. Pwede rin magko-confess na yan anytime soon ng feelings niya for you. So, it's all up to you kung ito ay bibigyan mo ng chance. Pero mukha namang ano, mukha namang maganda yung intention ng tao na ito sa'yo. Like, for real. Ayan, may chemistry daw kayo. You have a lot in common that makes the relationship interesting. Marami kayong pagkakapareha. Kaya, you both enjoy each other's company. May romance. Pwedeng namumuo na yan. Namumuo. Parang ano lang bagyo. Namumuong bagyo. Freedom. Ano, meron, I think pareho kayo may kalayaan na mahalin yung bawat isa. No? So, kung wala namang issue to, wala namang problema, why not? Diba? Bakit pipigilan? Maganda naman yung intention ng taong to. Kung gusto mo siya, then push. Descendant invitation. Seventh house energy. So, seventh house is about relationship. Seryoso. Seryoso tong... I think this relationship is something na to look forward to. Seryoso to. Uy, may future, oh. North node. Baka you are dealing with someone na magiging future mo na tong person na to. North node. Parang ano, tinadhana. Maring tong person na to ay tinadhana na para sa'yo. Diba? Ang dami na kinikilig dyan. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Totoong love to. Like attracts like. If you long for more love, be more loving. Yes, like attracts like. Kaya nga meron kayong chemistry ng person na to. And physical touch, a tender touch can mean so much. Yan, may touching-touching na. Okay? So, I think you are both ready for this relationship. And I think the feeling is mutual. So, kung wala namang... had lang dito, why not go push for it? Kasi maganda yung potential. May potential to na maging very serious relationship. Tsaka may future siya. Okay? So that is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.